이번 클래스는 소방스럽네. 네모 가야네. And for today's episode, we're going to be doing 4 different ramen hacks. If you guys are ready, let's go. What's up, Ramen Nation? This is Mijix and welcome back to my channel. If you're new to the vlog, this channel talks about life, traveling, food. And for today's episode, we're going to be doing 4 different ramen hacks. So if you guys are ready, let's go. Yan, bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-hi sa mga subscribers natin dyan. Hello. Yan. Okay, so naisipan ko siyang gawin kasi nga mahilig talaga ako sa mga Korean food. Tapos kung gusto niyo naman, meron akong ASMR dito or mukbang. Sa Korean, maraming flavors ng noodles doon. 20 plus yata kung di ako nagkakamali. Pero wow. Ngayon mag-focus tayo sa dalawang flavor ng noodles. Shin Ramyun Light at saka kimchi. Kimchi flavor. Pinili ko sila kasi mild lang itong mga to kasi yung pula at saka yung itim, sobrang anghang na nila, hindi ko na sila kayang kainin. Okay, so lagay muna natin to sa gedli or sa gilid, sa side. Ano ba sa Korean nun? Ipandaya sa'yo. Wow. Okay, tapos ano pa ba? Ito yung gagamitin natin na kaserola o yung pot. Ang tawag naman dito sa Korea, yung nambi. Yang-un nambi. There. Okay? Tapos, hindi ko lang alam kung saan nyo sila mabibili, pero definitely sa lahat ng Korean grocery store, meron sila. Kung magkano, hindi ko na alam kasi meron, matagal na ako meron ganito, kaya hindi ko na sila kabisado yung presyo. Okay? Pero lahat ng taga-states, link down below, Amazon. Wow. Ngayon, tanong, kung bakit nila ginagamit yan madalas, itong pot na to, kasi mabilis siyang uminit, tsaka very good talaga siya sa mga noodles ako sa mga ramyun. Alright, so simulan na tayo. Let's go! After 3 minutes, okay na yan. Final ingredients, spring onions. Yeah. Wow! Tikman na natin. Ito na yung spam. Sarap. So yun, naubos ko siya. Sobrang sarap. Ang rate ko doon, 10 out of 10. Wow. Okay, so I'll see you guys tomorrow. Let's go. Next natin na gagawin, kimchi ramen. Tapos, ang hahalo natin dito, fish cake. Yan, ito yung nasa loob niya. Ganito yung seasoning. Real kimchi pack. Tapos, ito. Dalawa lang din. Yan. Lagay na natin yung na-slice ko na to. Ito na yung fish cake. Yeah. Pagka kumukulo na siya, pwede na natin lagay yung kimchi ramen natin. Taren. Ito muna ng ramen.
heaven. Grabe, sarap. Ayan, tapos text naman natin itong fish cake. Ito na yung fish cake. Sarap. Noodles. Fish cake ulit. Yun, sobrang sarap niya. Easy, 10 out of 10. So, ganito yan. Sobrang anghang kasi nung kimchi na yun. Ang ginagawa ko, since 400 lang talaga dapat yung nilalagay, ginagawa ko siyang 450 ml. Yun, mas less yung spicy niya. From heavy spicy, medium spicy na lang siya. So, tolerable yung anghang niya, kaya mas masarap siya. Ngayon, wow. Kung tatanungin niyo naman kung saan pwede bumili ng fish cake, sa Korean grocery store sa Manila, alam ko meron din yan. Tapos, sa mga grocery store naman, like local, yung Robinson or yung SM, meron din sila yan. Pupunta lang kayo sa parang frozen section. Yan. Balik tayo sa Shin Ramyun Light. Talagyan natin ng kimchi, tapos cheese, tapos itlog. Tawag sa recipe na to, Kujiraishek Ramen. Hindi, joke lang. Kujiraishek Ramen. Combination kasi siya ng Korean ramen at saka Japanese style. Yon infused. Ang final look niya, pansit canton. Yon. Okay, ano pa ba? Wala na. Daming kuda na. After 3 minutes, okay na yan. Lalagyan na natin yung cheese. Wow. Okay. Tapos, yung egg. Dahan-dahan lang. Tapos yan, tatakpan lang natin. Low heat natin. Tapos, mag-aantay lang tayo ng 1 minute. Alexa, set an alarm for 1 minute. Wow. Sorry na. Yan, pwede na natin patayin yung apoy. Tapos sa Korea, more spring onions, mas masarap. Yan, ready na yung ramyun natin. Gagamit tayo ng chopstick, lightsaber. Nakakainis, hindi ko napansin na hindi ko pala na-record bago ko butasan yung itlog. Sayang, yun pa naman yung highlight. Pansit canton style na siya. Wala na siyang sabaw. Mas creamy. Ito na yung first blood. Ito yung kimchi. Grabe na! Sobrang sarap na! Pam. Grabe. Niyak ako sa sarap na. Sobrang creamy niya, sobrang lasa. Lasa mo yung itlog, yung sakto lang ang hang, tapos yung cheese. Grabe. Wow. 10 out of 10. Next naman natin na recipe ulit, kimchi ramen. Tapos lalagyan natin siya ng samjang. At syempre panghuli, spring onions. Yung samjang, mabibili niya to sa lahat ng grocery store sa Pilipinas. Alam ko meron na rin. Not exactly lahat pala. SM Robinson, yan. Meron sila nito. Tapos Korean grocery store. Ang presyo na ito, 100 pesos. Sulit na to yung ganitong kalaki kasi hindi nyo naman ito mauubos. Isang taon to bago mag-expired. So, wow. Sulit na sulit to. Okay? Sobrang malinam na malasa kaya lagi ako meron ganito. Tapos syempre yung spring onions natin. Optional lang to na bali na. Optional lang to lagi. Kasi sa spring onions, kapag more spring onions, mas masarap. Yan. After 1 minute, make sure na haluin niyo yung noodles. Ganun pa rin para mas malambot, madali siyang kagatin. Yan. Mas airy, yan yung tawag.
Sarap to. Matagal ko na itong ginagawa. Mawawala yung angang niya. First blood. Wala, sarap. Ah, grabe. Pause na ako kasi kanina pa ako siguro na sigos mga kakampi ko nagdodota kami. I think anything na maalat kaya niyang i-absorb yung maangang. Parang gano'n, hindi ko alam. Naubos ko na, last. Sagot na rap. Boom, ubos. Comment kayo sa baba kung ano yung pinakagusto niyong recipe or yung hacks na ginawa natin. Number 1, 2, 3, or 4. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.